laway lang yung ginamit ng kabila. So basically, why would they invest in our country kung hindi naman 100% na ownership sila? So that is the reason why meron tayong tinatawag na economic reforms na I believe dinidinig din sa Senado or what's going on in there. So going back to your question na bakit maraming biyahe, eh, kanya-kanya hong diskarte. Hindi na naman ho si Pangulong Marcos ang may ganung klaseng biyahe po. May mga previous administrations po before him na marami din pong biyahe. Yun lang po. Pasyal nga ba? Globalization is actually the key in every leader who would like to manage his country. Hindi kasi pwedeng isang isla tayo at yung Pilipinas ay nakakahon na hindi pwedeng makipag-usap sa ibang mga bansa. Alam nyo rin po yun, iba yung pagkikipag-usap na virtual lang or telepono lang kesa na face-to-face. Kaakibat kasi nung biyahe ay ang pag-uusap ng harap-harapan kung saan nagkakaroon ng official discussions. Kung ikaw ay isang negosyante at pumasok ka sa isang bansa, syempre pwede kang, sabihin na natin, pwede kang mabudol. Kasi ba hindi mo alam kung official ba o tama ba yung kausap mo. So the opportunity of government officials going to one country, discussing it with bilateral government institutions, dun mo makikita na nabibigyan ng guide yung mga gustong pumasok sa Pilipinas at yung mga Pilipino naman naghahanap ng possible collaboration with other countries. Alam nyo, madali kasing magbintang. At mahirap na palaging sumasagot yung nakasabak sa trabaho. Let's put the situation na dalawang parte. Itong isa, syempre, walang ginagawa. Itong isa naman, napaka-busy kasi incumbent ka, ikot ng ikot ka, meeting right and left, lahat ng problema, sasagutin mo. So, on one side, you will have all the time to criticize the current administration. On the other side naman, itong mga administrasyon, kesa nagugulin mo or ubusin mo yung panahon mo para sagutin ito, mas gugustuhin mo magtrabaho na magtrabaho. So the way things are going, hindi ba mas maganda para sa ating mga Pilipino na yung ating mga leaders ay suportahan ang bawat isa? Because when we hit government, when we keep on criticizing government without putting forward the proper solutions, ang babagsak niyan hindi yung presidente, kundi ang taong bayan. And I have high respect for our former president. Minsan kasi hindi ko rin alam, baka joke niya lang yon. Pero mahirap rin kasi yung ganung joke kapag official naman yung tinatamaan. Now, kung hindi lumalabas ang ating mga opisyal at kung hindi makikipag-usap ang presidente sa iba't ibang mga bansa, especially when you go there and you don't only talk to the president but you endorse tasks to other officials and to other stakeholders, pagbalik kasi noon, dun pumapasok yung lahat ng staff work. So if you don't initiate that relationship, anong mangyayari sa Pilipinas? Napakaliit natin ikumpara sa ibang bansa. Napakaparami pa nating islands, so mas mahirap yung cost on managing the economy of a multiple island country. Kaya kailangan natin yung mga kasangga. And when you get allies, when you talk to allies, yan ay solusyon para sa mga problema. Balik tayo sa Pilipinas, bakit nga ba marami sa atin ay nagbabasketball? Di ba kapag nagbabasketball, gusto natin nagbabasketball yung ating mga anak na lalaki? Dahil nagkakaroon sila ng mga kaibigan at yung mga kaibigan na yon ay nakakausap nila for possible networking. Di ba yung iba dyan pag medyo social, naggo-golf? O ano nangyayari sa golf? Konti lang, ang karamihan ng pumupunta doon hindi naglalaro eh. Karamihan ng pumupunta doon ay naghahanap ng makakausap para magkaroon ng alignment at collaboration. Kaming mga doktor, bakit kailangan naming mag-attend ng mga seminar? Kasi ang daming pagbabago eh. You have to be updated and you have to align with contacts and networking because that is how the world is. Ang globalization ngayon is not a desire. It's already a need. If you don't layas and talk to other countries, if you don't partner
and foster relationship with other countries, mas lalo kang maiiwan. At bilang presidente, kung payagang mong maiwan ang Pilipinas, eh naku, talaga namang magagalit si Juan at si Maria de la Cruz sa'yo. So I believe maybe it was a joke out of the former president's mouth, or if he was serious, maybe it's a political statement. And I think politics should be left behind for the moment kasi mas marami tayong problema at mas marami tayong challenges post-pandemic. Gusto ko pong dagdagan yung nabanggit po ng mga kasama natin, si Kong Erwin and Kong Janet. Tama po si Kong Erwin dyan. Kanya-kanyang diskarte yan ng Pangulo. And isipin lang naman po natin, yung gustong ma-attain o gustong gawin ng presidente natin is pumunta sa ibang bansa para ipakita na yung Pilipinas handa yan makipag-ugnayan para ipakita na ang ating bansa ay ready para sa mga ganitong investments, partnerships. Mahalagang bagay din po. No, if no man is an island, no country is an island, even if we had 7,000 islands. We are one global family din naman po, na kailangan natin ng respectful discussion, respectful transactions. At sa atin naman po, and I said this before nung previous press statement po natin, yung presidente po natin, he is our chief salesman. Ah. Sa kanya, he is the face of the country. And dapat ipamukha niya na we are a country that is ready to go and coordinate yung makipag-ugnayan po sa ating mga karating na bansa, even as far as Germany. And tayo naman po dito, kailangan din naman nating suportahan yung presidente natin na kung siya yung mukha ng produkto na yung Pilipinas, we support him na siguradong maganda yung produkto natin, na yung mga tamang infrastructure natin, yung mga legislation po na ginagawa natin dito, yun po ang pagsuporta dito sa presidente natin na, again, he is the chief salesman natin sa na pinapaharap natin sa mundo. And tingnan po natin, no? Every president, kanya-kanyang diskarte. Sa kanya, maraming trips. Pero sa lahat ng trips po na pinupuntahan ng ating mahal na Pangulo, palagi mainit na pagtanggap ng hindi lang ng any Filipino community na nandun, pati yung mga counter-dignitaries nila or counter-government officials na nakipag-ugnayan sa kanila. Yung pagpumunta sila doon, palagi nakangiti, palagi nga maganda, firm yung handshake. Hindi yung mga tipong pagpumunta doon, echepuera na lang, yung parang hindi pinapansin. Tayo pinapansin na po ngayon. Kasi pinapakita niya na we are ready to face the world na with full dignity and with full respect din for all of our other brother countries, sister countries po sa mundo. Yun lang po. Pahabol pa po, isa pa. Baka po meron kayo reaction dun sa pagpunta ni Vice President Sara Duterte dun sa pro-Kibuloy SMNA rally na naging anti-BBM rally po nung the other day. Unang-una, I'm not really privy as to the real reason ng pagpunta ni Vice President kasi syempre, baka nagpunta siya doon to, kasi prayer rally nga eh. Syempre, anybody, any official would like to join a prayer rally with the intention of uniting the country. Kaya nga lang yung nakita ko ngayon isang ibang clippings, tila nagkaroon ng disconnect sa intention ng prayer rally vis-a-vis sa mga nangyari. Two things. Maybe the Vice President went there to be the instrument to unite our country. At maganda yan kapag ganyan ang gawin niya kasi nararapat talagang magsama-sama dahil mas marami ang problema natin kapag nag-aaway-aaway. But on the other hand, politically speaking, I'm not sure, no, kung let's have an academic discussion of the situation. Kung politika kasi ang pag-uusapan, syempre alam naman ng lahat kung gaano kalawak ang connection ni Pastor Kibuloy
And syempre si Pastor, hindi lang sa Pilipinas yung mga pag-aari, it expands to other countries. Global siya eh. Malawak yung kanyang network here and internationally. And that network is not just a plain network. Syempre, maraming balayan sa politika, no? Una, may following siya. So, pangalawa, syempre, sa mga naririnig natin, talagang loaded, no? With economic ammunition si Pastor Kibuloy. So, kung yung, syempre, kung yung isang tao meron kang political desires in the future, pwedeng puntahan mo as an ally. That's just a theoretical assumption, no? Kumbaga sa politika, pwedeng ganun. Pero, yun nga dun naman sa, siguro it's, alam mo yung being the vice president, being the acting president, and being a member of the cabinet, vis-a-vis being a friend or a possible benefactor of pastor, yun yung medyo dapat siguro mahiwalay. Medyo masalimuot nga, pero that's basically, andun tayo sa direksyon na paano ba ihiwalay ang isang current official. Yung bang when you do good governance, is it good politics? When you do bad governance, bad governance ba is good politics? And good governance ba is bad politics? Siguro yun yung mga analysis na dapat nating tingnan. Okay, thank you. Elson Kismorio from Manila Bulletin. Hello po, Kongs. Good morning po. Two questions from my end. First question po, this is for Kong Garin, although the others can chime in po. Kong, just your short assessment po of the yung just concluded na plenary debates on RBH7, and what message do we have, do we want to send to the Senate ahead of our third reading approval of RBH7? Yung sa economic chacha o yung resolution of both houses, number 7, kitang-kita naman natin na talagang wala siyang politika. And if there is mistrust in the people, yan ay nangyayari dahil nga maraming mga nagsususol. Pero bilang isang nanay at bilang isang legislator, alam naman natin na yung mga umaayaw o yung mga naninira o nagbibigay ng mga issue na haka-haka sa economic chacha, ay sabihin na natin medyo dalawa ang reason. Either namumuliti ka, o yung pangalawa, parang nire-restrict nila ang Pilipinas para hindi ka mag-grow, o hindi ka lumaki, o hindi ka maging competitive. Kaya ang Kongreso ay andito para ipakita na we really need to move, we have to deliver, we have to walk the talk. Kasi yan ay obligasyon namin sa taong bayan. Hindi po pwedeng kapag hindi ganun ka-popular ay hindi ka gagalaw. Hindi rin pwedeng maghahanap ka lang or pipiliin mo yung gagalawin mo kasi popular siya sa tao. It should be the other way around. Our decisions and our actions should be directed to what is good for our people. Kasi yun ay obligasyon natin sa taong bayan. Kaya, ayan, natapos tayo ng second reading. Exhaustive naman. At tayong iba nga talagang kung hanggang sawa ang pagtatanong at nasagot naman lahat ng katanungan. Sana nga lang gumalaw rin yung Kongreso. Ay, yung Senado. Kasi bawat araw, bawat buwan, bawat taon at mag-e-election ulit, ano ang sasabihin natin sa taong bayan? Mahal ang pagkain dahil mahal ang logistics sa loob ng Pilipinas. Magtitiis tayo sa mababang kalidad ng edukasyon kasi pinipilit natin na yung mga investors ay makipag-partner, magkaroon ng technical partner na Pilipino. Ano bang ibig sabihin nito? Kapag papasok ka sa Pilipinas bilang negosyante or investor, hindi ka lamang magbabayad ng totoong buwis sa gobyerno. Magbabayad ka ng napakalaking royalty sa mga Pilipinong andi dito na at ito yung ating mga oligarchs. Ikatatlo,
mahal ang kuryente. Mahirap ang internet. Tingnan natin ang tubig. Tingnan natin ang public transport. Lahat ng ito ay tagos sa araw-araw na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. May solusyon ba ito? Meron. Pero napakahirap sa ngayon dahil masyadong kinahon. Yung bang gagawa ka ng solusyon, pero kaakibat ng tulong mo sa sambayan ng Pilipino ay kakasuhad ka dahil dun sa napakatagal ng outdated na batas. Kaya huwag na nating patagalin yung economic cha-cha ay para sa Pilipino. Ang economic cha-cha ay totoong tulong sa bawat Pilipino. Ang economic cha-cha ay kailangan natin dahil napag-iwanan na tayo, patuloy tayong iniiwan. Maski sinong presidente pang umupo, hindi niya kayang gampanan ang trabaho niya kung hindi tayo magiging bukas sa katotohanan. At ang katotohanan, may mga batas na tinali tayo, nagbabago ang mundo, meron na tayong artificial intelligence, marami ng data, marami ng IT. We need to be at par with with other countries. Kasi yung iba, sa pananaw nila, to stay in power, you have to let the people remain in poverty. Yan po ay maling-maling kind of governance. Payagan nating umangat ang bawat pamilyang Pilipino kasi sa pag-angat nila, makakatulog tayo ng mahimbing at kapag tayo ay may marami ng mga apo sa tuhod, masasabi natin, we did our obligation to our people. Yes, sir. Kung pwede akong makadagdag yan. Yes, yung mga initiatives natin dito sa Kongreso, tandaan po natin na yung mga district representatives natin at yung mga advocacies or marginalized sectors ng party list ay kami yung nakatutok sa ground. So, kung ano yung isinusulong namin dito sa Kongreso, ay ito dahil ito ang mga hinanaing ng mga nasa baba. Kami yung mga nasa distrito, kami yung mga nasa munisipyo, sa mga bayan, sa mga barangay, and especially sa mga advocacies, malaking bagay ito. Kaya nga advocacy siya eh. So, isinusulong lang namin kung ano yung gusto ng tao na makita nilang pagbabago. So, nakikita nila na nag-iiba na rin yung pananaw ng karamihan sa atin na nakikita nila na may mga economic restrictions na rin po talaga. And hindi natin pwedeng yung constitution ay parang nakataga sa bato. Kung titignan natin yung mga best practices din naman po sa mga ibang bansa, yung constitution nila, nag-iiba yan. May mga amendments, may mga nadadagdag. So, pwede nating sabihin na ang constitution is more of like an parang evolving document yan eh. Evolving document na dapat ay sumusunod din sa pagbabago ng panahon. Na kung hindi siya nakakasunod sa pagbabago ng panahon, ay napag-iiwanan din yung mga tao kung saan dapat nakikinabang at magiging beneficiary din ng mga provisions itong economic constitution. Let me add briefly. Ano man gawin ng Kongreso, ipasa man yan, lightning quick, ganun din sa Senado, may ipasa man yan. At the end of the day, tao pa rin naman po ang mag-decide niyan. It will go to everybody. Ikaw, ako, sila. We will have the chance. The people will have the chance. Yung taong bayan may panahon. Ngayon, kung ayaw ng taong bayan, wala akong magagawa ang Kongreso at Senado. Pag ibasura po ng taong bayan yan, wala akong magagawa. Pero pag sinabi pa ng taong bayan, yes, we like that, then siguro, hopefully, tapos na po yung usapan. Pero nasa mga kababayan pa rin po natin yan. Kaya kailangan lang ho siguro talaga ng information dissemination, masusing information dissemination para maintindihan po ng lahat ng kababayan natin hanggang sa kasuluk-sulukan. Para ika nga, maintindihan ho nila kung gusto nila yung charter change na yan, economic provisions. Kung ayaw ho nila, din wala ho magagawa ang Kongreso, wala ho magagawa ang Senado. Salamat po. Thank you, Kongs. For my second question po, there's this long-standing rumor that the former President Duterte had an understanding or promise or deal with China regarding
the West Philippine Sea or maybe as specific as the Ayungin Shoal po. So for the sake po of our troops na nasa BRP Sierra Madre and the continuing resupply missions, do you think po na there's a need to get to the bottom of this rumor just to get a proper context of what we're dealing with? Anybody po? Siguro po ang right person na sasagot ho dyan ang dating Pangulo. Kasi hindi naman ho ako kami privy maging ang administrasyon po na ito. So maganda po siguro the former president will answer that kung meron bang kasunduan. Kasi I believe before previously sinasabi nila wala, dininay nila yun sa Ayungin Shoal na yan. So it would be better and the right person to ask that question and answer it is yung dating Pangulo. Yun lang po. Okay. Unless there's any other response. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Elson. May I call on Big Samintak from Net25 for his questions. Magandang umaga po. Ano po ang magagawa ng Kongreso dahil may mga panawagan ngayon dahil sa nangyaring sunog sa Philippine General Hospital na hindi ito ang unang pagkakataon kahit noong 2021 kasagsaga ng COVID-19 ay nagkasunog na rin po doon. Pero may panawagan po na kailangan daw ang tulong ng Kongreso ngayon para ponduhan ang upgrading ng mga public hospitals po natin. Lingid siguro sa kaalaman ng marami, patuloy na tinutulungan ng Kongreso yung Philippine General Hospital. To be exact, no, noong 2023, dahil sa kumpas nga ni Speaker Martin Romualdez, ang sabi niya, bawat buhay mahalaga, dapat tutukan ang kalusugan. So as Vice Chairman of the Appropriation, alalang-alala ko na talagang pinapasok ang budget on PGH. Nagkaroon pa nga ng mga katanungan doon kasi yung space na available and nagpa-soil test nga para i-transform into high-rise buildings yung mga bagong ilalagay doon para ma-maximize yung space. So to be exact, 2023, a total of 7.567368000. Paano mo ba sabihin yon? 7.567 billion. Yun. So sa personnel salary, it's approximately 2.8 billion. Kasama dun yung hazard pay ng healthcare workers na 126,990,000. Sa MOOE, it's roughly around 2.6. At nagkaroon sila ng dagdag na medical assistance program. Ito yung pambayad sa mga pasyente nakapos sa pera. It's a total of 828,270,000. At nagkaroon ng 700 million para sa repair at rehabilitation ng kanilang mga buildings. At binigyan din sila ng 500 million para sa bagong multi-specialty building kung saan isasama yung dormitories ng ating mga doktor na para yung mga nagte-training sa probinsya ay hindi sila mahirapan sa pambayad ng kanilang apartment or condo. So libre silang titira doon as long as they're under training. And yan ay simula pa lang. It's actually part of the legacy building. Pero aside dyan, yung pag-repair or pag-rehab ng mga buildings sa PGH noong 2023 ay nabigyan ng 700 million. Those are actually special allocations. For 2024, total allocation, again, 7038868000. Paano ba i-pronounce yun? Basta mga, alam ko yung 7, yung sa billion, tapos 38,868,000. So personal salary is roughly 2.89 billion. Nagkaroon din ng ating mga public health workers na para yung mga, sabihin natin, pag maraming pasyente, yung mga hina-hire na para makatulong sa mga pasyente. It's a 77.67 million. MOE, somewhere around 2 billion plus.
nadagdagan sila ng medical assistance program. Again, ito yung dagdag na pera para pambayad ng pasyente, which is around 633,818,000. Pero nagdagdag ulit ng 1 billion for the pediatric and adult specialty center. Tapos dinagdagan din kasi meron ngayong mga child protection unit. 2.5 million lang, medyo maliit lang kasi para lang ma-initiate. Pero that's enough, no, to initiate the creation of that office. At personnel salary na 7.5 million para yung mga abused children na nandoon ay magkaroon ng isang dedicated office. Yung kanilang NICO ay nabigyan din ng 80 million. And yung sa fire suppression and detection system, binigyan sila ng 10 million na MOOE, pero meron doon kaakibat na 250 million na capital outlay. So, meron pang iba, no, na I can just give the list of this, but in total, 2023 was 7.567 plus billion. For 2024, 7.038868 billion. Yan po ang inallocate ng Kongreso sa leader sa ating through our leaders para sa Philippine General Hospital. Ma'am, aside from PGH, what about the other public hospitals na minimaintain po ng Department of Health? Kasi sabi nila, hindi lang dapat daw po yung... Is there any pending bill sa Congress para tulungan din yung mga other public hospitals sa ating bansa? Actually, meron pong regular budget na binibigay. At ngayon nga, nadagdagan ito. Nadagdagan siya nung last year. Patuloy na dinadagdagan yung investments on health. Pero syempre, hindi nawawala yung pagdami ng pangangailangan. So I believe what is more proper here is for the leadership of the Department of Health na kumumpas in terms of priorities. Kasi hindi naman kasi talaga na batas lang ang problema. Meron tayong konting problema sa universal healthcare, but it is in terms of availability of medicines and innovative interventions. But when it comes to operation ng hospital, may problema yung devolved institutions, pero yung mga under sa Department of Health, yung pera, MOOE, capital outlay at personnel salary na binibigay ng gobyerno, hindi lang yun yung source. Remember, they can get from PhilHealth. Billions ang nilalabas doon. Meron din tayo from PCSO. Meron din from PAGCOR. Meron din, of course, lalo na yung sa deliderato ni Secretary Erwin Tulfo, ang DSWD, ang dami rin binibigay na pondo sa ating mga DOH hospitals. I believe yung missing gap doon, ano ba ang priority? Kunyari, kailangan ng specialty centers. Hindi dapat maging dependent itong mga ospital sa nakukuha na bagong poddo. Pero yung income ng hospital should go to proper investments. And I believe we should have yardsticks for that. Pwede yan na isang magandang idea para sa oversight powers ng Congress na tingnan. Kasi minsan, yung when I was actually Secretary of Health, there what we allowed, what we did, was to allow each medical center chief to retain their own income. So yung pondo ng ospital, hindi na binabalik sa National Treasury para mas mabilis. Kung ano yung plano nila, ano ang pangangailangan ng pasyente, dyan na agad yung pera. Kung merong iparepair, dyan na. Kung kulang ng tao, mag-hire ng personnel. Ang siguro ang kailangan tingnan, are they utilizing their income to the best that is answerable to the needs of the people? Yung alignment, para rin baka hindi intentional para magkaroon ng guide. Ano ang manggagaling sa bagong fund infusion? Ano ang manggagaling dun sa pangkasalukuyan nilang income? Because that is again billions. Sir, I think may padagdag lang ako. May nakausap po ako na isang government doctor po dyan sa PGH. Tama po yun, may mga pondo po eh. Pati I believe sa mga government hospitals po natin, yung kanilang capital outlay, yan po yung para sa mga repair, rehab. Hindi naman po nagkulang ang Kongreso. Sabi nga po, katext ko po ngayon si Chairman Saldico. Sabi niya, may mga pondo tayong binibigay dyan. Ang problema, nakausap ko yung isang doctor ng PGH. I think that was a couple of months ago.
Sabi ko, bakit ni nare-repair, Doc, yung gusali nyo? Sabi niya, saan po natin dadalhin kong yung mga pasyente? Kasi pag nirepair ho natin, pukpuk ng pukpuk. Ang dami yung gagalawin dyan, mga kuryente, rewire, mga tiles. Where will we move them? Kaya pinaplano ho nila na maayos and how they will attack this repair rehab. Ganun din po. Pumunta ho kayo sa Jose Reyes, punong-puno rin yung Jose Reyes natin. May pondo din po yun para i-repair ho sila. Pero hindi ho kaagad magawa eh. Slowly, dahan-dahan po yata nilang inaayos po yon, ward by ward, floor by floor. Kasi hindi ho suddenly bigla ang pukpuk sila ng pukpuk, lalo na may mga sakit po yung mga tao nasa ward, eh delikado din ho yun. Okay. Sir, one last na lang on my part. Congressman Tulfo, sir, you were there nung nagkaroon ng meeting with the Speaker and the PhilHealth. At isa sa mga agenda po yun, yung sinasabing napag-usapan yung sa maintenance na sagutin. Ano pong update na po yun? Yan ang pag-aaralan ngayon ng PhilHealth na bawat membro, yung mga nangailangan ng maintenance, ipapasok doon sa programa na yun. By the way, I would like to announce before you today yung sinasabi na mammogram, free mammogram and ultrasound para po sa lahat ng mga kababaihang miyembro ng PhilHealth and their beneficiaries. Ang una pong usapan, agreement with the Speaker and the PhilHealth officials ay July. Pero kahapon po, inaprubahan po ng board nila, lumalabas po na this April po, libre na po ang mammogram at saka ultrasound for the breast para sa mga kababaihan po na miyembro ng PhilHealth at yung kanilang beneficiary. Kung may mga anak po sila na babae, pwede na pong magpatingin. Ang gagawin lamang po, meron pong program. Pumunta po kayo sa website ng PhilHealth or sa PhilHealth office. Magparehistro po kayo doon sa tinatawag na konsulta program. Doon po yun. Ang konsulta po, isang programa ng PhilHealth kung saan mamimili ka kung anong klaseng beneficyo ang gagamitin mo. Diagnostics po, libre na rin po pala. Hindi ho natin alam. Ang problema ho kasi ay hindi po na i-disseminate sa taong bayan. Siguro through this press conference, i-anunsyo ko na rin ho. Pati po diagnostics, X-ray, ECG, blood chem, pwede na po, papasok na po yan dun sa consulta program. Ang consulta program po, meron pong 2,680 hospitals na miyembro po dyan sa konsulta. Doon po, po pwede kayo magpakonsulta. Hindi po lahat naman na private hospitals pwede po kayo magpa-check up. Meron lang po na listahan. So you can go to the website, yung pinakamalapit po na hospital ninyo, puntahan ho ninyo yon. At kung kayo po nakapagparehistro sa konsulta, libre na po ang inyong mammogram, libre po ang inyong ultrasound, breast ultrasound. Gayon din po yung mga diagnostics, libre na po. So, starting po ngayong April ho yan, yan po ay libre na po. Yan po ay to the prodding of the Speaker and his wife, Congressman Yeda Romualdez, na bakit daw wala masyadong para, kasi ngayon, for now, ang mammogram, pag may breast cancer ka na, useless naman yun. Dapat to prevent the breast cancer. Yeah, and I'm sure the doktora here with me would agree, dapat yung mammogram bago ka pa magka-breast cancer. Kasi ililibre lang ng PhilHealth pag may breast cancer na. Stage 1, stage 2. Mas maganda ho siguro ilibre na bago pa lang. May naramdaman yung bata, si misis, yung kapatid mo, ate mo, or what, anak mo, magpapatingin ako, sige, go, di ba? Kung beneficiary sila ng PhilHealth o member sila ng PhilHealth. So that's what we want to announce. By April po, libre na po ang mammogram doon po sa consulta hospital. So magparehistro po kayo sa consulta, libre na po yan. Gayon din po yung diagnostics exam. Sa mga lalaki, magpa-ECG, blood chem, kasama po yan. Punta lang ho kayo sa website ng PhilHealth or sa nearest PhilHealth office at makikita po ninyo kung ano-ano po yung mga hospitals. Dito sa Metro Manila, marami pong mga hospitals na miyembro po ng konsulta ng PhilHealth. Yun lang po. Salamat po. Thank you. Dagdag ko lang ng konti. No? Sorry, ma'am. Go ahead, ma'am.
Kaya nga nagpapasalamat kami kasi maski lalaki yung ating speaker ngayon, parang ramdam niya yung pangangailangan ng mga babae. Lalong-lalo na ngayong Women's Month, talaga namang natutukan ito ay napakagandang regalo sa ating mga babae. Hindi kailangang may maramdaman ka para ikaw ay magpamamogram or magpa-breast ultrasound. Kapag ikaw ay naging 50 years old na, yung iyong golden age, every 2 years, kailangan mong magpamamogram. Kasi tuldok pa lang, kita na agad. At napakarami na ngayon ng gamot para sa breast cancer. Ang problema lang, late na siya nakikita kasi nga added cost yung mammogram at yung breast ultrasound. So nagpapasalamat tayo sa, of course, dalawang ahensya. Unang-una, si Speaker at si Kong Erwin Tulfo kasi sila yung kumatok sa PhilHealth. At yung PhilHealth naman, action agad kasi kailangan nilang magpakita. Yun nga, kaya nga, ano ba ang bagong Pilipinas? Ginawa ang bagong Pilipinas ni Pangulong BBM at nung Kongreso under the leadership of Speaker Martin dahil ang concept noon ay mabilis tumugon ang gobyerno sa pangangailangan ng taong bayan. Nakakalungkot that despite all the scientific innovation sa Pilipinas, napakarami ng breast cancer na late yung diagnosis. Kaya ngayon, kapag yan ay libre, expected yan. Tataas yung inventaryo ng mga may breast cancer kasi magkakaroon ng early diagnosis. Pero look at the positive side. Sabi nga ni Sec. Erwin, magkakaroon naman ito ngayon ng mataas na survival rate. At dediretso tayo dun sa PGH at ibang mga government hospitals, bakit ba silang punong-puno? Kasi kung hindi malala, hindi pumupunta sa ospital yung mga Pilipino. Now that we have all these programs, madi-decongest yan. Kasi magkakaroon ngayon ng importansya ang tinatawag natin na screening. Again, dahil nga dun sa panawagan ni Speaker Martin at ni Sec. Erwin at tinugunan naman ng PhilHealth, kapag ikaw ay 50 years old na, magkaroon ng baseline mammogram or breast ultrasound and do it every 2 years. Kasi masarap ang maging masarap mabuhay bilang isang babae. I wish to add to that also. Yung response ng PhilHealth po ngayon is really dahil initiative nga po ito ng speaker natin na nakikita nila ang tagal na bago nagkakaroon ng update sa case rates natin, ang tagal bago mataas yung benepisyo, parang hindi na siya nagiging responsive dun sa dapat na matupad ng universal healthcare. So itong consulta program po na ito, katulad po ng nasabi ni Kong Erwin, ni Kong Janet, ay available na po ito sa karamihan ng mga ospital natin at sa mga ibang clinic. Magparehistro lang po tayo sa pinakamalapit na PhilHealth office po natin. Sa katunayan nga po, ang detalye po niyan, kayo na rin po pwedeng pumili kung saang ospital o clinic kayo magpaparegister sa konsulta na to. So kasama na po dyan yung nasabi po ni Kong Erwin, libreng diagnosis, yung mammogram po this April din po. Kasama na rin po, sa pagkaintindi ko rin po, minsan may kasama na rin pong gamot din po ito. Kung nagparehistro po kayo sa isang hospital o diagnostic clinic na may kasamang pharmacy. So nabibigyan na rin po ng gamot. Kasi po yung sa cancer, karamihan dyan ng mga Pilipino, gustong patingin naman po talaga, magkaroon sila ng, nasabi ni Kong Janet, parang baseline. Hindi lang na kahit sa katandaan, lumalabas kahit sa mga kabataan, nagmamanifest na kaagad yung mga cancer cells. So, kung maaaring ipatingin agad, and most of the cancers ngayon na aagapan kung, natitreat kaagad kung naaagapan. So, mahalagang bagay po na libre na po yung konsulta at meron din po yung PhilHealth, yung mga G-package cancer benefits na po para po matugunan yung mga cancer treatments. Hindi yung kung kailan sa huli na. At relief po ito para sa ating mga kababayan na at least ngayon, na ngayon sa administrasyon ni Pangulong Marcos, sa initiative po ng ating speaker,
na mas nagiging responsive na rin po finally ang PhilHealth. Thank you. May pungent questions lang si Isa Abendano, no, from GMA DCBB. The first one was already addressed regarding fire incident sa PGH. And then the second one, for Kong Reyes, ano po ba ang features ng proposed liver cancer of the Philippines that the House Committee on Health approved yesterday? Is this similar to Philippine Cancer Center or is this another specialty hospital? Apo. I think Kong Janet will also want to put yung mga opinion niya po dito. Kasi nakita niyo po dito yung mga specialty centers po natin, di ba? May lung center na po tayo, may NKTI, may heart center, may cancer center. Sa katunayan nga po, na-groundbreaking po tayo sa bagong building ng cancer center. Parang 12 stories po nga yata. Tapos yung NKTI din po, another 12 stories din po yata. 20 stories po pala yung bagong cancer building po natin. So, again, initiative din po natin dito sa Congress. And then, pati yung pediatrics, yung children's center din, magkakaroon po ng upgrade. So, yung lung center din po, ay yung liver center, ay isa sa mga naisip po natin, medyo strategic po talaga ang thinking po natin sa paglagay ng liver center. Bakit? Nakikita po natin sa datos ngayon na tumataas na ang mga liver diseases po natin dito sa Pilipinas. Siguro, karamihan sa atin may hilig sa matatamis, matatabang pagkain, sasamahan pa natin ng inom, talaga nabubugbog na po talaga yung ating atay. And minsan, yun lang po talaga yung nagiging available na diet po ng mga Pilipino. So, tumataas yung mga incidents ng liver disease. Naisip po na bago pa umabot sa kinakailangan na madalian na po magawa yung liver center, ay ngayon pa lang, agapan na natin. Again, mas madali yung maagapan kaysa yung naghahabol na tayo sa huli. So, yun po yung nature po ng pagtataguyod ng liver center na may sariling specialty buildings na rin po sila para sa tamang capital expenditures, mga specialty facilities, at maibaba din po yung mga know-how, technology dun sa kapapasal lang po natin na Regional Specialty Centers Act na kada mga regions po, may mga specialty centers, masasama na rin po sa specialty na kaya nilang tugunan mga liver problems or liver diseases. At kasama din po dyan yung alinsunod din po to, naka-tie up din po to sa universal healthcare din po natin na pag naagapan po to sa mga early screenings at mga proper treatment, mapapalibre po yung paggamot, mapapamura din po yung pag-treatment, at mas gaganda yung quality ng buhay ng mga Pilipino. Ma'am Janet? Usaping atay, no? Dalawang bagay ang the top two causes of liver cancer is actually hepatitis B and cirrhosis. At nakakalungkot na sabihin, dito sa Pilipinas, ang hepatitis B ay hyper-endemic. Anong ibig sabihin nito? Andiyan na siya all throughout, pero merong bouts of outbreak. Endemic, ibig sabihin, parang natural na sa Pilipinas, parang TB at dengue. Hyper-endemic, merong outbreaks in between those endemic stages. Kaya masakit yon. Kasi yung ibang mga tao, nakikita nila positive sila sa hepatitis B, akala nila wala lang kasi walang sintomas. When it transforms and develops into a cancer, usually hepatocellular carcinoma, hindi na nila alam anong gagawin nila. Now, wala tayong nagmo-monitor at nagsusurveillance dito. Marami tayong mga espesyalista, pero tama si Kong. Ang sinasabi ni Kong Reyes, it's dapat meron kang isang bahay. It will be a national reference liver center, and at the same time, repository ng impormasyon. Kasi sa siyensya, hindi fixed eh. You keep on gathering and gathering and gathering information, and you compare with global and international institutions. Kaya balik tayo yung mga biyahe, importante yun. Kasi maski sa siyensya, pag meron kang center, you become a member
a member ng institusyon kung saan magbibigay sila ng impormasyon sa iyo at sa mga espesyalista mo, ito naman nagbabato ng impormasyon pabalik para mas maintindihan natin yung mga sakit, panibagong sakit, at panibagong modes of addressing this. Cirrhosis naman, syempre, dala siya ng pagiinom. Kaya nga, drink moderately. Yung tamang-tama na pwede mong iihi nang iihi yung alcohol sa katawan mo. Medyo marami ba tayong natamaan dyan sa drink moderately? Pasensya na ha, bato-bato ang matamaan, wag magalit. Okay, isipin mo na lalo kang papangit pag sobra kang umiinom kasi nade-dehydrate ka. Okay, sa mga lalaki dyan, pag malakas kang uminom, nade-dehydrate ka, mabilis kang magmukhang matanda. So tingnan natin si Secretary Erwin Tulfo. Yung kutis na yan, yung balat na yan, that's well hydrated. So kung palagi kang umiinom, magiging kulubot-kulubot ang mukha mo. Okay? Kung malungkot kasi pag hindi ka uminom, pagkatapos ng trabaho, pagkatapos ng deadline, pagkatapos mag-submit yung mga istorya, anong gagawin naman ng 6 o'clock ng gabi? Paano ito mga cameraman na ito? 8 to 4 lang ito pagdating ng alas 7, alas 8. Two bottles lang muna ng mga Red Horse. Oh. In moderation. Isipin nyo na lang, kapag makainom na kayo ng, dalawang bote, or meron ng mga 2 glasses, or kung ano dyan, isipin nyo na lang, dapat kamukha ko si Kong Erwin Tulfo. Hindi ako pwede makarintas. Sikreto dyan, dapat sa mga patay sindi. Sila po. Gagandang kutis mo doon, Kong. Walang biro. Pag nalitratuan ka, di ba? Yung alam, patay ka sa asawa mo. Ah, nandun ka pala. Sabi mo, overtime ka sa Congress, ha? Nandito ka pala. Yun ang masama. Saka yung boteng gan lang, ha? Hindi yung ganyan. Ay, hindi. Yung kwan lang. Yung normal lang. 2 bottles lang, Kong. Hindi naman siguro masama. Kaya ito, mga ganda kutis na mga ito. May mga ano. Pero seriously speaking, ang dami nating magagaling na doktor. We can actually do liver transplant. Pero yun nga ang problema. Wala silang bahay, walang institusyon, walang National Training Center and Repository. Sa pagkakaintindi ko, malamang papasok ito dun naman sa legacy building ng Philippine Children's Medical Center. At magkakaroon din ito ng lugar dito sa Philippine Cancer Center. Kaya from the proposed 8 stories, naging 12, and ngayon it has been finalized at 20 stories at sinisimulan ng gawin. No? Pero paalala lang, kaya importante ang bakuna contra hepatitis. Kasi yung iba nakakalimutan. Importante yung bakuna dahil maski magpositibo ka sa Hepa B, at least yung bakuna na nasa sayo simula nung pagkapanganak, hindi siya lalala to transform into hepatocellular carcinoma. So habang nandito pa tayo sa panahon na inaaral pa, ang naiintindihan ay ang very strong link sa liver cancer at hepatitis B. No, yun ang nakikitang number one cause. Then pangalawa yung alcohol. Thank you. Kat Porbes, you're recognized for your question. She's from Radio Pilipinas. Good morning po mga kongs. Ay, magandang tanghali na po pala. Hingi lang po ako ng reaction sa inyo regarding po dun sa viral ngayon na resort sa gitna po ng Chocolate Hills na wala siyang permit both from DENR and DOT pero nag-ooperate pa. Nito lang pong January, meron pa pong swimming contest doon ng local government po. So meron po ba tayong plans for investigation din po? Motu proprio, ganun po. Thank you. We are set to file on Monday for an motu proprio inquiry regarding that matter. Di rin po nagustuhan ng House leadership po yun. Been communicating with the Speaker, bagamat siya po ay nasa labas na bansa. Dahil ako po yung kanyang communications director, napag-uusapan po at nasabi ko na sa kanya na magka-file po tayo ng inquiry regarding this matter. Hindi po nagustuhan po ng liderato yon. Kasi number one, yun po ay diniklara ng National Heritage. Kahit ano ba mong palusot, nung daldal po ng daldal sa social media, yung kanilang manager doon, si Miss Sablay ba yun? Sino ba yung pangalan nun? Sablay, ha?
sablay o sablan. Eh, sinasabi niya, hindi naman daw nila ginalaw yung chocolate hills. The mere fact na nandoon ka, tinignan ko nga, hindi nga nila ginalaw, nasa gitna sila ng dalawang hill. Sinira ho nila yung view. Actually, para makita mo na maganda yung hill na yan, may kaakyating ka parang tore, parang makikita mo yung view. Ngayon, ang pangit na ho tignan. Pag nasa aerial shots ka, ang pangit din. Para siyang kulugo, di ba? Tumubong kulugo sa mukha mo, okay? So, ang pangit ito eh, kahit anong palusot. Number two, ang hindi ko maintindihan, kaya gusto natin paimbestigan, gusto rin paimbestigan po ng speaker, sino ang nagbigay ng permit, building permit? Kasi hindi ka naman po pwede mag-construct ng kung anumang bagay dito sa Pilipinas kung wala ka pong permit. Eh, dapat po nagagaling po yan sa LGU. Ano hong ginawa ng LGU? Kaya hindi yun lang pwedeng hindi alam. Pangalawa po, ang dami pong sisisihin dyan eh. Pati yung provincial government, kalaay mo, nag-party pa pala sila, kundi ba naman mga loko-loko. Pangatlo, pag mga ganun po na mga ikang heritage site, tourist attraction, yan po ay may mga park rangers kung tawagin, ang DNR. Sila po yung nagbabantay dyan. Ang tanong ko, nasaan yung park ranger ng DNR? Okay? Yan ho ang problema sa atin. Pumunta ka sa ibang bansa, mga bagay-bagay na sa Egypt na lang, panahon pa ng mga hari reyna na i-preserve nila. Dito sa atin kasi, binabalahura ng iilan. Sasabihin nung pagmamayari, may palusot pa nga ako nakita eh, kasi nabili niya din pagmamayari. I don't give a crap kung yan po eh, binili mo. Maski na binili mo yan, pag-aari pa rin niya, kahit papano, sinabi na nga National Heritage, huwag mong tayuan ng kung ano-anong kabalbalan yan. Kasi nga po, iyan po eh, para hanggang sa susunod na henerasyon. Huwag mo namang dahil nakabili ka ng lupa, eh kung sino man yung buang na nagbenta ng lupa dyan, eh 1995 pa idiniklara yan eh. Bakit nagkaroon ng titulo dyan? So dapat po ang sisihin ho talaga. Sa Monday po, magpa-file ho tayo para mapatawag po ang LGU, mapatawag po ang yung munisipyo, pati yung provincial. DNR din po, papatawag natin. LRA din po, papatawag ho natin. Bakit napatituluhan ho yan? So marami pong ahensya, magiging busy po ang Congress sa loon. Siguro after we file that motu proprio inquiry. Hindi po tayo papayag. Marami pong nagalit. Maraming salamat po. Dagdag yan. Support ako dun sa motu proprio inquiry. I would personally be also joining that. Kasi, nasabi na National Heritage to, UNESCO National Heritage Site to. Sige, sabihin natin na yung ibang bahagi ng Chocolate Hills may titulo na nga. Tama nga si Kong Erwin eh. Hindi dahil may titulo ay ano to, blanket license po to na pwede niyong gawin kahit ano sa lupa ninyo. Hindi ganun yung pagkakaintindi po natin ng pagkakaroon ng lupa. Siyempre pag-aaralan din naman. Lobat siguro. Patawag din natin dito sa committee hearing engineering namin. Para kasi yatang sinasabi, baka sobra na yung pagsasalita eh. But really, ito pa, itong data na lumabas dito. Yung DNR pinasara na po pala to noong 2023 pa. Eh bakit tuloy-tuloy pa rin yung pagpapatakbo? So, a lot of questions. Ang daming mga katanungan na kailangan ng sagot. Pinasara na pala ito, tapos bakit pinayagan pa rin ng LGU na magpatakbo yung resort. So, again, top tip of the iceberg pa lang po yung nakikita natin dito. And I actually look forward to this motu proprio inquiry that isusulong po ni Kong Erwin Tulfo. May dagdag ko lamang po before I give the mic to Kong Janet. Meron ho talaga siguro ang ahensya may pagkukulang dito eh. Ongoing din po yung investigasyon namin sa Maco Davao de Oro. 98 po yung namatay, which we started yesterday. May nagkukulang po talaga rito. Sinabi na nga po ng MGB, no-build zone, geo-hazard yung lugar. Namulaklak yung mga kabahayan. Kung sinunod lang po sana yung instruction ng MGB na wag na geo-hazard ito may landslide, disin sana wala hong namatay. 98 po yung patay. Eh, wala hong umaamin. Eh, kesyo dumami na lang daw yung bahay.
So meron, somebody has to be responsible here. Ho. Kagaya ho niyan, di ho ba? Trabaho naman nila yan, nabantayan yan, National Heritage, tourist attraction. Hindi ho trabaho ng DOT yan. Trabaho ho yan ng DENR, trabaho ho yan ng LGU. Pati DILG siguro trabaho ho yan. So meron pong ahensya nagkulang dito. Yun po ang gusto nating malaman, sinong ahensya ka at sino-sino itong mga tao. And we are ready po para matuldukan itong mga kalukuhan na ito under this administration. I will make sure po na may managot ho dito, may makasuhan ho. Hindi lang ho yung sa insidente sa Mako, pati ho dito sa National Heritage na ito, may dapat tumanagot dito at maparusahan. Salamat po. Thank you. Ed Galvez from FBS Radio. Good afternoon po. Balikan ko lang po yung joke na nabanggit kanina na hindi alam kung joke yung sinabi ni PRD na naglalamyerda lang si PBBM. Being the former leader, pagka nagbigay po ng statement, official yun. Ika nga, right from the horse's mouth. Nagbitaw din si PRD na adik si PBBM pero binawi niya. Ngayon, maiahalin tulad po ba siya sa istorya ng The Boy Who Cried Wolf? Na baka totoo na yung sinasabi niya, wala nang gusto maniwala. Kung ilang taon na nga ba si former president? Malapit na po mag 80 yata, I think 78. Yeah, so I think no, with due respect to former president Duterte, minsan kailangan lang na i-decipher kasi ganun din even when he was president, sometimes like he would make candid jokes tapos nakakalimutan niya na kaakibat ng kanyang stature ay official no yung kanyang nagiging statement. So medyo kailangan ilugar yung ibang mga jokes. But on the context of tama ba o hindi ba, although karapatan niya yon, baka nagpapatawa siya, pero yung bigger impact kasi is not good. Because whether you are supportive of the administration or you are against the administration, ang importante doon, as former president, titingnan mo, ano ba ang iyong responsibilidad sa bawat katagang ilalabas mo? Dahil bawat katagang ilalabas mo, iisipin mo as former president, may impact yan sa taong bayan. So if you look at all the other former presidents, kaakibat ng bawat pananalita nila ay yung accountability and responsibility. So siguro nasanay lang si PRRD na mag-joke. Pero if you look at former President Erap Estrada, FVR, the late Pinoy, even our colleague here, former President Gloria Macapagal Arroyo, yung kanilang mga personal na jokes ay hindi nila sinasabi sa publiko. At kung meron sila mga personal na pananaw, they would make it sure that they would release diplomatic statements kasi kaakibat na yan nung iyong pagkatao dahil ikaw ay former president of a country. Even in other countries, sabihin natin sa Amerika, pag nagsasalita si President Barack Obama, medyo minsan pag nag-criticize siya sa gobyerno, linalagay niya sa tuwid, parang may basis ka talaga. So, yan lang yung sana medyo mabago ito. Kasi pwede siyang naging nakakatawa dun sa mga kaharap mo, pero dahil pag lumabas siya sa general public through media, iba yung dating. And statements like that can actually diminish the respect of other countries to our country. Hindi ang pagkatao ni President BBM ang natetente, ang nababastos yung pagkatao ng buong Pilipinas, ang Pilipino. Thank you. Hindi na, parang hindi na ho tayo nasanay sa Pangulo. I mean, 6 years. Taka tayo din sa media, di ba? Lahat tayo nagulat ng pag-upo ng Pangulo. Is it serious? Di ba? Kahit nung kampanya pa lang, nabanatan sa kaliwa kanan ng international media. So, dapat memorize na ho natin na lalo na tayo sa media, what is a joke and what is reality. And
Karmihan kasi na sinasabi ng Pangulo ay palabiro po ang Pangulo. Hindi po siya pwedeng ihalin tulad sa mga ibang Pangulo kasi laging nagbibiro po ang Pangulong Duterte. So mahirap po. At saka tayo na hong mag-judge. Is he telling the truth? Is he saying the truth? Nasa sa iyo na yung paniwalaan niyo o hindi. Pero 6 years and reporter po ako, journalist po ako ng panahon po ng Pangulo. So natatansya ko kung ano ho yung totoo, ano ho yung biro-biro lang. So mga kababayan ho natin, alam na rin ho kung ano ho nagbibiro siya. Pati yung mga biro niya ho na sa impyerno, kukudita niya ho si Satanas, mga ganun ho. Alam na ho natin na biro ho yun. So most of the statements, the president, we should take it lightly na lang. Kasi ganun ho siya, ganun yung pagkatao niya, palabiro ho ang Pangulo. Yun lang po. Mayroong singit na question, ma'am, kay Ma'am Kyokong Garin. Ma'am, Women's Month mo ngayon, may binagit po si Glenn Chong during the SMNI prayer rally na sasampalin niya si First Lady Lisa. Ano po masasabi niyo, ma'am? With due courtesy to Attorney Glenn Chong, naging kasama kasi namin siya. So, unang-una, former member of Congress. Pangalawa, abogado. Pangatlo, Bisaya din. Taga Biliran. Nagugulat ako dun sa demeanor ni Attorney Glenn Chong. Kasi, sampal? Magkurutan na lang kaya kami. Dapat kurut-kurut na, no? Kasi, Women's Month ngayon, medyo okay lang siguro yun kung mag-joke internally. But if you come out in public, siguro kung meron siya mga emisyon na nakikimkim dyan. Pero kung sinasalita at sinasabi yan in public, medyo pangit talaga tingnan. Bilang isang lalaki, Women's Month pa naman ngayon. Kasi nung pinalaki ako ng aking mga magulang, ang pagkaintindi ko tayong mga Pilipino, tinuturuan tayo na habang tayo'y lumalaki, andun pa rin yung respeto. There are many ways to express your anger kung meron kang galit. Pero pag sinabi mo kasing magsampalan, pabalik-balik ng sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pilipino ay hindi maganda. Parang sinasabi mo na tuloy sa mga bata, okay, natural lang na manampal ka. No, may rason man or wala mang rason. So it's a very bad example, especially to our children. And coming from a professional, from a lawyer, medyo nakakagulat. No? Again, siguro baka joke lang yun or baka in public. Kasi napakasayang nung okasyon. Bilang isang dating mambabatas, bilang isang abogado, andun ka sa isang okasyon. It's good to take advantage to campaign of your advocacies. Kung merong criticism sa gobyerno, pwedeng i-lay down na ito ang mga bagay na hindi siya sang-ayon. Ito naman ang mga bagay na sa pananaw niya pwedeng maging solusyon. Pero kung parang ang usapan ay parang mga sampalan, it brings down the dignity of women, whether it's the first lady or not, babae yun eh. So, medyo hindi lang nga talaga maganda tingnan sa publiko. Tsaka parang, alam mo yon, parang bilang isang babae alit at bilang isang nanay, bilang isang Pilipino, you don't want your citizens doing that in public. Lalo na kaming mga taga Region 8, kasi kasama ko rin yan si Glenn nung before. Parang, we are a happy people. It's very okay, we're a democratic country, to criticize. Pero dapat i-lay down mo yung basihan, ito yung ayaw mo, ito yung mali, ito yung ganun. Pero yung mga katagang yon, it does not only bring down the dignity of women. It also brings down the dignity of Filipino professionals. Kasi hindi ka nandoon bilang isang tao lamang, andoon ka bilang isang former official and you are there as a lawyer. So, it's actually a bad example to our children with due courtesy to our good friend, Congressman Glenn Chong. Thank you, ma'am. Thank you.
I'd like to acknowledge Melalis Moras from Channel 4. Hi, good morning. Good noon po mga Kongs. Isa na lang pong point. Actually, medyo nabanggit na ni Kong Garin kanina, pero maybe Kong Tulfo and Kong Reyes can also add, and maybe you can add. Kasi sa isang press con kahapon sa Malacanang, nabanggit din po ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na there was no progress so far in the negotiations para sa pagligtas ng ating 17 seafarers na na-hostage sa Red Sea. Dito po ba sa camera, ano po kayong masasabi natin dito given na isa yung kapahanan ng mga OFW sa ating priorities? Ano po kaya yung maaari pang gawin para mailigtas na yung ating mga kababayan doon? On my part, we still have to... Pagdating po ng speaker, we will be definitely calling up on the DFA to give us a status kung ano na nangyari. I believe we can only do so much, Mela, kasi we don't have a direct communications or relations or diplomatic ties with Yemen, with the Houthis. So, ang nangyari, we go to a third party. Meron tayo like, baka pwede mong pakiusapan. Yung third party, yung kausap natin, may kausapan na iba. So, parang nangyayari ngayon sa Palestine, tsaka sa Israel, sa Hamas, para makapadala ng pagkain. Ang daming dinadaanan, ang daming namamagitan. May parang mga middlemen, may mga grupo. Ganun din dito sa, hindi directly tayo nakikipag-usap sa Houthis. Hindi tayo nakikipag-usap directly sa Yemen kasi number one, wala tayong diplomatic ties sa kanila. So gumagamit tayo ng third parties. That's what I understood. So pagbalik ng speaker next week, I'm sure magpapa-briefing siya sa DFA where we stand at saan na. And then gusto rin ni speaker daw malaman yung sitwasyon ng pamilya ng mga kababayan natin na hostage ngayon. Mela. Yep. Dagdag lang po sa nabanggit ni Congressman Tulfo Mela. Yung Congress po, so we do exercise oversight functions. Ang ano po natin dito is to closely monitor din po. And we leave this to the capable hands po ng DFA po natin. They are the ones who are on the ground din po, katulad sabi natin. Sila po ang may up-to-date situation. And we look forward po dun sa update po nila pagdating ni Speaker. Sa amin din naman po, ang panawagan naman din naman sa Kongreso is either sa DFA or sa Department of Migrant Workers ay mabigyan din po ng assistance po yung mga pamilya po ng mga seafarers natin dito. And I'm very sure po, ang minsan hindi naman po financial kaagad yung assistance na kailangan ngayon, kundi yung constant communication at assurance na yung gobyerno po is on top of the matter po para hindi naman po mapabayaan yung ating mga seafarers. Unang-una, no, ang medyo mas kailangan doon, no, aside sa syempre pera at subsistence nila, andun yung maibsan yung kaba. So the mere fact that our government has open lines to those negotiating, that's already a big first step. Yung may linya ka, alam mo anong nangyayari, at ramdam ng kanilang mga pamilya na ando dun sila, umaasa na mailabas. And again, pasensya na isegue ko lang ng konti dun nga sa issue ng pagbibiyahe. Kasi with globalization, napaka-importante ng mga relasyon na ito. Investors is just one. But having a good relationship with other countries, yung merong kang kaibigan, merong mga relasyon yung iating bansa dun sa ibang bansa, napaka-importante ng diplomatic ties sa ngayong panahon. So this incident, hindi lamang yan ganun kasimple na Pilipinas na ang gagalaw. Kaakibat ng paggalaw ng Pilipinas ay ang pagtawag sa mga kaibigan. Kasi may kanya-kanyang network yan. So imagine if you are going to restrain the government and our leaders to just stay put in their offices here in the Philippines, wala kang call a friend para sa mga problemang ganito. And I believe at the proper time, mabibigyan rin niya ng solusyon. Kasi usually, even the vessel owners and even the country
where these companies are registered, sila ang pumapasok para mabigyang solusyon ang problema ito. Kasi it's a geographical problem eh. Parang kailangan mong dumaan sa lugar na yon at dun naman eh parang napaka-bilis na ikikidnap yung ating mga kababayan. But again, first is the diplomacy that is needed so we have more allies. Second, andun pa rin talaga yung patuloy na panawagan because if we open up our economy, if we open up the transport sector, yung mga trabaho na yon na nasa ibang mga bansa ay mangyayari within the Philippines because as it is now, restricted sila. No? Yung mga logistics sa transport system natin ay galing sa ibang bansa papunta sa Manila or Cebu. But within the Philippines, na napakarami sana ng mga Pilipinong seafarers, we are very much restricted, walang pumapasok dahil inflexible, nakakahon yung ating konstitusyon. We can only entertain two more reporters. Ano? We'd like to recognize the presence of House Secretary General, Sir, Second Reggie Velasco. Welcome, sir. Melanie from Radyo Pilipinas. Hi sir, magandang hapon po ma'am. Para po sa lahat, ano po yung pwede nating maitulong sa ating mga kababayan ng HREP ngayong nararamdaman natin yung sobrang init na panahon? Ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, for the next 3 months ay makakaranas tayo ng pagtaas ng temperatura at climate shocks at pwede po daw itong makaapekto sa ating food supplies. Yung kaya nga napakaganda ng Kongreso ngayon, it's very active when it comes to its oversight powers. Kasi minsan kailangan natin katukin yung ating mga executive offices to keep on reminding our people what to do. Kasi it's a collaboration ng taong bayan at ng gobyerno. So ngayon patuloy, narinig ko nga yung Committee on Disaster Resilience where the Honorable Erwin Tulfo is very active. Andun din epekto ng climate change, what to expect. Ano yung dapat malaman ng taong bayan? Bakit ito delikado? Bakit kailangan yung ating mga executive offices sa baba ay maging proactive? Then isegue na natin. Bakit nga ba nung nakaraang mga buwan, tila may iilang mga senador na medyo pinipitik yung mga linagay sa budget na ayuda? Nagbago ang panahon. Maraming mga insulto, kalamidad na pwede nating maramdaman because of climate change. At hindi pwedeng hindi tayo gumalaw. Kaya kung titingnan mo, yan din yung isang rason ba't maraming naka-standby. Hindi naman na marami, tamang-tama lang na naka-standby na pondo pang ayuda. Dahil kapag gutom ang tao, dapat immediately matugunan ng gobyerno. Kapag merong kalamidad, dapat immediately yung kanilang pangangailangan ay matulungan. So again, that is why the Honorable Speaker and the leaders of Congress crafted it that way para magkaroon ng Kongreso at gobyerno na aksyon agad kapag tinawag ka ni Juan at ni Maria. Thank you, ma'am. Alam mo, that's a very good question. Before the Speaker left, ang dami yung mga bilin ng speaker ng mga instructions. Ganun po siya every time he leaves for a visit with the president. Kung natatandaan ho ninyo yung senior citizen discount, kinausap po namin, kahit wala po siya, kinausap po namin yung DTI to fast track it. By the way, ang update po doon, ngayong katapusan po ng March, sabi ng DTI, effective na rin ho yung 500 pesos monthly discount sa grocery items ng mga senior citizen. Then came PhilHealth, bago pa ho yung kuan na advance in po ng speaker, kausapin mo na Kong Erwin, yung PhilHealth, kung ano bang pwede maitutulong sa mga kababayan natin with all this inflation going on. Yan ho yung sinasabi ho ninyo, ang bilin ho niya sa akin. I believe 2 days before he left, binigyan na ho ko ng instruction na to check with the DA at gayon din po yung agriculture, committee agriculture namin, to check with DA and DTI to remind them na baka pwedeng to check on the price control, things like that, storage facilities.
sabi niya kung pagbalik ko, maybe we can do another round and do inspection sa mga warehouses. Baka nakatambak lang dyan yung bigas. Eh, yun na nga. Yung NFA, marami palang bigas. Tapos kumahog tayo nung November, December. Umabot na ng 60, 65 yung per kilo. Meron palang stock ang NFA, di ba? So, yung instruction sa akin was to coordinate with DA. Mukhang na-anticipate niya na ito. I don't know kung may advance info siya sa BSP, pero the instruction given to me was like to check with DA, meet with the DA para po doon sa mga prices, to check the market, at ganoon din sa DTI, para kasi baka may mga traders dyan or retailers na sobra-sobra naman, sobra-sobra ang patong. At pagbalik niya siguro, we will do another inspection siguro para sa mga stocks ng mga food, sa mga warehouses, sa mga kuan ng mga traders, para to make sure lang na everybody sumusunod, na not taking advantage. Mataas nang ang bilihin, may inflation tayo, tapos kakargahan pa ng mga mahal na bilihin. So, there was already instruction by the speaker himself to me to do this, and which we will do siguro on Monday to I will coordinate with the DA at saka the DTI. Magbi-meeting kami para kausapin based on the instruction of the speaker to monitor lang po yung mga prices. Salamat po. Thank you po. Dagdag din. Tandaan nyo nung last year na closely monitor natin yung mga dams natin. Di ba palaging sasabi, kailangan natin pagandaan yung El Nino, natin na-anticipate nila yung El Nino. Kaya nakikita natin ngayon nung end of the year ay yung mga dams natin ay within capacity naman, at already anticipating kung ano yung magiging mga level of consumption at effect na to sa environmental, sa El Nino. So, ganun din naman po nung ginawa po namin yung budget last year. Naka-programa na po yung tulong o yung magiging ayuda para sa ating mga kababayan. Kasi nga po, napag-aralan na po, na-anticipate na po natin, alam nating magiging El Nino, kaya yung budget po natin ngayon, responsive na po para sa El Nino. So makakasigurado po yung ating mga kababayan na yung mga kailangan na food assistance, at katulad po ng nasabi ni Kong Erwin, oversight functions din po ng Congress. We have a very responsive Congress din naman po na maganda yung pakikipag-ugnayan sa executive branch, na mamonitor na rin po natin yung mga food prices, food stocks, at sa kakasama na din po dito yung binibigay po nating mga food assistance din po, mas lalo na sa mga may nangangailangan. Thank you po. Thank you, Melanie. Red Mendoza from Manila Times. Good afternoon po, mga congressman. Idikit ko na po ito, mga questions to for time. Sinabi po sa isang international radio program, yung BBC World Questions Philippines, na ang bagong Pilipinas daw po are full of empty promises. Sabi po ni Justice Carpio na hindi raw daw po niya alam yung bagong Pilipinas. Parang sinasabi daw niya na hindi niya alam kung ano yung bagong Pilipinas. Si Rafaela David ng Akbayan, sabi niya na nandun pa rin daw yung human rights violations, yung economy nagre-recover pa rin, mataas pa rin ang inflation. Sabi naman ni Richard Haydarian, nagiging techno-populist na raw si Pangulong Marcos. So, ano mo masabi niyo po dito sa sinasabi na ng mga comments na ito ng mga eksperto na ito sa BBC World Questions pa naman po ito, international program po ito, na parang empty promise daw po ang bagong Pilipinas. And maisunod ko na rin po, my last question, do you think po ba Vice President Sara Duterte should resign as Defense Secretary sa inasan niya po nung rally na ito, nitong nakarang araw? Maraming salamat po. On the issue of bagong Pilipinas, ako kasi personal kong na-witness yon sa distrito ko, at nakasama rin ako sa ilang bagong Pilipinas event, kung saan dahil ando dun ang mga leader ay mabilis ang serbisyo ng gobyerno. Let's call a spade, no? Pag nag-apply ka ng passport, ilang beses ka babalik-balik. Pag nag-apply ka naman ng driver's license, ilang beses ka babalik-balik. Ilang layo ng bayan mo papunta doon sa syudad or sa city where the office is, magastos 'yan.
yung merong mga serbisyo ng gobyerno na kailangan mong balik-balikan para makuha mo, yan ang tinutugunan, yung serbisyo agad. Na sa bagong Pilipinas, the government is responsive and will always be there. Ito nga eh, ang nakita ko pang isa, each office, nagpapakita rin sila na mabilis ang kanilang serbisyo. Kasi collaboration ng ilang offices, I believe in my district, there were 51 different agencies. At ang daming nakakuha ka agad ng driver's license, nakapagpa-renew ka agad ng kanilang PRC card, like myself, iba andyan yung mga passport. Pero syempre, kasama na dun yung mga requirements. In other words, I can see it being effective kasi merong bantay eh. Merong push yung mga leaders bumababa sa ilalim para hindi, it's actually making, in one phrase, abot kamay ang gobyerno. Kasi dati-rate, andito yung central offices, pagdating sa baba, hirap yung tao. So, kinat yung bureaucracia na yan. Bumababa ang mga leaders para makita, you are there not to disturb, but you are there to be the prompt. Yung bang mapipilitang gumalaw ka agad ng mabilis at serbisyon yung mga taong bayan dahil ando dun yung mga leaders. And that's very important. Pero yung ine-expect ng iba na with the click of your finger, lahat ng problema ay may solusyon agad, walang sino mang bansa sa buong mundo ang kaya ng ganun. So I believe those statements are, well, somehow also political. Kasi ganun naman talaga eh. There will always be people who will be happy with what you're doing, but there will always be people who will be criticizing you. Yung importante is tingnan natin, let's say at the end of this year, let's tingnan natin kung ano ba ang sinasabi ng taong bayan. Ramdam ba nila o hindi ba nila ramdam? And I believe that's the better adrenaline to check whether Bagong Pilipinas is effective or not. Kailan ba na nag-kick off yung Bagong Pilipinas? Parang January yata o February of this year? So, ang hirap naman sabihin na empty promises siya kung isa o dalawang buwan pa lang yung nakakalipas. Hindi pa nabibigyan ng pagkakataon na makita talaga yung performance ng itong tinataguyod nating Bagong Pilipinas. And katulad nga ng sabi ni Kong Janet Karen, dun sa region nila, nakita niya naman yung response ng parang Bagong Pilipinas Servicio Fair. Dun sa Mindoro, ganun din naman po. Yung Servicio Fair po sa Mindoro, si Speaker pa mismo ang pumunta so that he could personally witness kung ano po pa talaga yung Bagong Pilipinas Servicio Fair. So bringing all of these services sa lahat ng mga region, hindi lang to parang isang one-time deal lang naman po ito eh. Kasi pag ginawa po natin sa isang lugar po ito, nag-iiba na rin po naman yung expectation ng mga kababayan na ganito na rin po pala ang magiging servisyo na ma-expect nila sa mga government agencies na hindi lang during one-stop shop to, pero parang catalyst na rin po ito na ito yung bagong behavior ng mga Philippine agencies po natin para tugunan yung mga pangangailangan ng ating kababayan. Are you asking my opinion? Well, number one, hindi ko po narinig kasi yung BBC na yun. Actually, sa dami yung ginagawa, yung mga comments nila. Depende o. I mean, kung sa opposition ka, you will believe. Di ba? Kung sa administration ka, kung pro-BBM ka, you won't believe. Now, if you're asking me, iset aside ko muna pagiging congressman ko, yung pagiging journalist ko. Perhaps they're right. May punto sila. Yung mga nagsalita-salita na yun. The Bagong Pilipinas was launched by the President, actually, hindi yung para resolbahin ang problema ng Pilipinas overnight. It is not the solution. What the President did, Bagong Pilipinas is launching para maiangat ang mga kababayan natin sa kahirapan. That's what Bagong Pilipinas is. It is not an answer to para tuldukan ang criminality, tuldukan ang insurgency. It is not the way I look at it as a journalist. Bagong Pilipinas was launched to help
people kasi nga yung promise ng administrasyong Marcos nung tumatakbo pa na sabay-sabay tayong babangon. That is what Bagong Pilipinas is. Pero maaaring may punto yung mga nagsalita na ano ba, inflation, blah, 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 etc. Hindi po kakayanin ng Pangulong Marcos na mag-isa siya. Hindi rin po kakaya, maskin kasama po Speaker Romualdez, linggo-linggo po namimigay po ng agiyuda ang gobyerno. You know that, yung cash and rice distribution, lahat na ho, binababa na, DSWD, tulong-tulong na ho sila, CHED, TESDA, everybody. Pero kung may mga ahensya na hindi rin ho gumagalaw, eh hindi rin ho magiging effective ho yun. Dapat po lahat kasi kumikilos, di ba? The president, everybody, katulong niya na nga po yung speaker. Dapat ho, yung mga executive eh. Yung speaker na ho, ng Speaker of the House is working. Linggo-linggo po, lumalabas, nagbibiyay. Tumutulong sa mga bawat province. Ang target po, 82 provinces bibigyan ng ayuda. That's what Bagong Pilipinas is. Pero Bagong Pilipinas is not to resolve inflation. Bagong Pilipinas wasn't established to solve the crime rate of the country. Okay, and it will take time. Sabihin man natin, sir, na Juan, it will take time mo eh. Ngayon ko nakita, being a lawmaker, I mean, from being a journalist, marami ako nakikita, nag-iibang angulo. As a journalist, you look at it differently. Tama ho kayo. Kaya nga sabi ko kani answer ko, they may be right. Kailangan siguro ng Pangulo na tulungan. Kasi iilan lang ho kumikilos eh. As a journalist, yun ang opinion ko. Ang tumutulong niya sa Pangulo sa Bagong Pilipinas na yung Congress, House, di ba? DSWD, TESDA, CHED, and all those. Pero yung other agencies, what are they doing? Eh ako din ho, nagtataka. Where are you guys? Di ba? Kaya sinasabi mo yung mga criminality, mga inflation. So, yun ang problema dyan. Pero the mere fact that this was launched, pagtingin ho dyan at pagkaalam ko, ni-launch po itong Bagong Pilipinas para po sa mga kababayan ho natin, para maiangat po tayong lahat. That is the purpose of this Bagong Pilipinas. Ngayon, as a congressman, na sinasabi ko ho, ito po ay gawain po ng ginawa po ng Pangulo para nga po sa mga kababayan ho natin. Hiniwan po lahat kaagad makakabenepisyo rito, pero towards the end, tayo rin ho magkikinabang yan. At the end of the day, inuuna lang ho siguro yung mga nasa laylayan ng lipunan, yun ho yung masasabi ko dyan. That is my response to that. Salamat po. Last na lang po, yung kay VP Sara po, do you think she needs to resign as DepEd Secretary po ba? Short question, short answer lang po. Sa ginawa niya po doon sa rally. That's actually your prerogative, no? As the elected Vice President, automatic, usually matic yan na may, you're a member of the cabinet. That's her prerogative. But I believe what is more important here is for the Vice President to decipher rallies. Kasi nga, prayer rally, syempre, pagdating hindi naman naging prayer rally. And as the acting President, it will give confusion not only to our people, but also to all agencies and even in the international community. If you're the acting President, and you are in an event where you're hitting the government. So I think lahat yan, it goes down to her opinion. It's best for her to look into this matter. At baka nga iba ang purpose niya while she was there. I'd say give her the benefit of the doubt. Tandaan niyo po, prayer rally po ito. Baka po ay in the series of events, habang in the series of how the prayer rally was evolving, ay nag-iba bigla yung tema. Pero yung pagpunta po niya doon, nung sinabing prayer rally, that was the first intention. So we judge her on that first intention that it was a prayer rally and going there on, since siya yung caretaker ng Pilipinas ngayon, she came there with good intentions to probably find a way to unite all sides. Yun naman po yung opinion ko. Well, si Pangulong Marcos po naglagay sa kanya sa DepEd Secretary. So, tanging ang Pangulo rin po ang pwede magsabi sa kanya, bumaba ka na dyan, buimbitaw ka na kasi kinukontra mo ng gobyerno. It's only the President. Prerogative din ho yan. At na kay VP Sara po yan. So, sila ho dapat mag-usap kasi partners naman po sila, di ba? Since election pa, kaya nagkaroon ng
BBM Sara tandem dahil diyan nag-uusap naman sila, open naman po yung communications nila. So let's leave it like that. Let's leave it the president. Ayaw ko hong pangunahan ng pangulo. Ayaw ko rin hong pangunahan si VP Sara dahil medyo mga nasa top executive levels po yan. Pangalawa, first and second leaders po ng ating bansa, eh sila na hong mag-uusap. I believe so. Salamat po. Thank you, Deputy Majority Leader Garin, Deputy Majority Leader Erwin, and Congressman Ray. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Magandang tanghali.